walang-walang na tinambat, damit ko eh. Pero lahat ng dinaanan ko, napasali ko. Totoo po yun. Sabi po sa akin ni Dr. Maglonso, sabi ni JR, bilip talaga ako sa'yo. Lahat napapasali mo. Eto, may referral ako. Pumunta ka sa Medical City. Puntahan mo si Dr. Tina Landagan. Dating si President namin sa UPPGH, Department of Family Med. Pag ito napasali mo, malaki grupo yan. Bilip na ako sa'yo. Alam niyo po, pumunta pa ako ng Medical City. Dala-dala ko po that time Rebo. Very proud ako. 5 oras na po, kinakausap si Dr. Tina Landagan. Hindi ko pa rin po mapa-oo. Bicolana rin po yan. Kababayan natin, mga Bicolano. Hindi ko pa mapa-oo. Kaya lang, bumagsak po yung malakas na ulan. Nung bumagsak po yung malakas na ulan, sabi ko kay Doc, Doc, kasi ayaw sumali. Sabi ko, Doc, sabay na po kayo sa amin, Doc. Malakas po yung ulan. May sasakyan po ba kayo po? Wala. Sabay na po kayo sa akin. May sasakyan po ako. Sabi ng asawa ko, bakit ganun? Simple lang, in a nice way naman. Bakit ganun? Hindi na nga sumali, ihahatid pa natin. Ang ingot mo talaga. Alam niyo po, hindi niya ako maintindihan. Naihatid ko po si Dr. Tina Landagan sa Kainta. Nag-aalit kasi Las Piñas kami, Kainta si Mami. Eh ganun pala naman, cheque ko, malit pa lang po, 500, 1-5 pa lang eh. Pagkahatid ko po kay Doktora sa Kainta, sabi niya sa akin, JR, pwede ba ang personal check ipang-purchase ng isang First Vita Plus Power Pack? Sabi ko po, tining! Sabi ko, ma'am, pwede credit card, ma'am. Pwede cheque, pwede cash. Alam niyo po, that time, nung napasali ko po siya, wala na, tapos na laban. Anong punto ko po? Puso muna, bago piso. Lahat po naman kinikwento ko sa inyo, totoo yun. Mag-ipon po kayo ng kwento. Pag success na po kayo, ibahagi niyo po yan sa mga kakilala po natin para kurutin po natin yung puso nila. Lahat ng lumalabas po sa bibig natin, ano po yan, masustansya po yan, makukurut po natin yung puso nila pag kayo po nahirapan sa First Vita Plus. Pero pag hindi ka nahirapan sa First Vita Plus, hindi ka makakakurut ng tao ng puso ng iba. Bakit po ako ganito magsalita? Naranasan ko rin po dito habulin ng mga gwardiya sa PGH. Bakit ako hinabol? Kasi po, dinala po ako sa Department of Security. That time po, ang happy namin si Colonel Violeta Dapula. Hinuli po ako ng mga gwardiya. Dinala po ako doon sa Department of Security. Pagdating po doon sa department, departamento, nakita ko si Colonel. Takot-takot talaga ako sa kanya. Kaya nung araw din na yon, nung pinuli ako ng mga gwardiya, nakasalubong ko po si Colonel sa ER o BAS. That time, hindi pa po aircon ang ER. Labas po ako ng OBS ER, again Department of Security, papasok po siya. Nagulat ako, bitbit ko po yung mga power pack. Alalaki dati mga bags eh. Bitbit ko yun, apat po yan. Apat yan. Pagdating ko sa basketball court, sa may bodega, sa may service wing, sa may Robinson, hinuli ako ng mga gwardiya. Kasi that time po, alam ko naman talaga, nakakalabas lang po ng memorandum, human traffic. Ano ang ibig sabihin nun? Bawal po magbenta ng pagkain yung mga empleyado dahil hindi na empleyado. Eh that time po, hindi na ako empleyado. Full time na po ako dito. Kaya takot ako sa kanya. Kaya nung hindi niya ako pinauupo, hindi pa ako umuupo. Sabi nga, kumusta ka na, Jer? Okay naman po, ma'am. Negosyo po ako, ma'am. Sabi nga nun, relax ka lang. O, ganyan mo na kami. Paglabas ng mga gwardiya, sabi sa akin ni Colonel, kumusta? Okay po, ma'am. Kinakabahan po. Bakit po, ma'am? Relax lang. May First Vita Plus ka pa ba? Alam nyo, napaupo ako, tining! Alam nyo po, sabi ko sa kanya, ma'am, order ka ma'am ng, order daw siya na 3 boxes. Kasi ang kumausap sa kanya, yung doktor din po namin sa PGH. Sino siya? Dating DOH secretary. For security reasons, hindi na pa ako mababanggit ng pangalan. Sabi niya po kay Ma'am Bioli, Bioli, sabi ng doktor na dating DOH secretary, hanapin mo si JR. Totoo, ang First Vita Plus. Kasi po, alas 3 na madaling araw, si Ma'am Bioli, dinidiktik niya po yung tubo. Yung katas ng tubo, yun po ang iniinom ng anak niya, leukemia patient. Di ba ang tamis po nito that galing sa natural katas ng tubo? Nakakalesin na vomiting. Kaya sabi niya sa akin, 3 boxes lang, JR, try ko lang. Kasi po yung anak ni Ma'am Bioli, may leukemia. At si ma'am, mayroong myoma. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng kakampi. Sabi ko sa kanya, ma'am, pwedeng bili ka ng 10, ma'am, may libreng 2, ma'am. Makulit ako eh. Bili ka ng 10, ma'am. Tapos libre ng 2, 12 boxes, ma'am, may libre pang bag. Sabi kong ganyan. Matibay itong bag, ma'am. Waterproof, ma'am. Ma'am, pwede ma'am, credit card, ma'am. Pwede yung cheque, ma'am. Pwede yung cash. Siguro naawa na sa akin, sabi ni ma'am sa akin. Napakabait ni Ma'am Bioli. Sabi niyo pa kay Ma'am Bioli, pinasasalamatan ko rin po siya palagi.
Sabi niya sa akin, walang problema, ikakas ko na lang. Tinawag niya po si Captain Jack Menese. Tinawag niya po si Captain Jack Menese. Sabi niya, bro, withdraw ka. Pumunta, kinuha niya ATM card, punta doon sa may elevator, sa may harapan, doon sa may papasok doon. Diba sa elevator po doon, may mga ATM machine doon? Doon nag-withdraw po. Ngayon, balik dito ngayon, may dala po siyang pambili ng isang power pack. Ang ginawa ko po noon, di ba dalawa lang? Left and right lang? Ang dami ko napapasali, huwag kang didikit sa akin, kasi kita kilala, mapapasali kita. Dinugtong ko po sa kanya kaliwat kanan. Sabi niya ganun, may cheque pala. Opo, ma'am. Ito, ma'am. Bilog. Alam niyo po, pag wala akong kausap, dati kinatatakutan ko, mabait pala. Dati wala, kinatatakutan ko, naandun na ako lagi sa kanya. Pag wala akong kausap, wala akong papakusap sa akin yung mga doktor, doon po ako sa opisina. Ay grabe, puso bago piso. Ngayon po, lahat ng kwento ko, kwento na lang po yun. Sana po, dapat po kayo, magkaroon din po kayo ng magagandang kwento na may babahagi niyo po sa mga kakilala po natin para makapagbago din po tayo ng buhay ng iba. Okay. Maganda po ba? Napakaganda. Maliwanag po ba? Okay, bago po ako matapos, sino po yung nagtaas kanina na gusto sumali? Tutulungan ko pong gumawa ng paraan. Taas po ng kamay. Huwag na pumaya. Alam niyo po, nagtatanong pa lang po ako, si kuya nakataas na yung kamay. Sorry ho ah, dahil siya talaga yung pinakapaborito ko. Ilan anak niyo po? Dalawa po. Nagtatanong pa lang ako kanina, sabi ni kuya. Okay, walang makikialam, laro lang po tayo. Alam mo kuya, itong bag na to kuya, dito naman lang po siya ordinaryong bag lang. Pero nung isang taon, binili ko po ito, 154,000 po, awa ng Diyos. Opo, Louis Vuitton po yan, oh. LV po yan. Tapos nandyan po yung Land Cruiser, nandyan po yung Captiva, nandyan po yung titulo ng bahay na original. Marami na po ang property ngayon, awa ng Diyos eh. Tapos nandyan po yung, dati itong cellphone na dati, mamahal to eh. Mamahal to, bili ko dati nito 75,000. Tapos lagyan po natin ng relo. Ang alaga po nito, isang kotse. Limited edition po yan eh, Rolex. Yan. Tapos po, nandyan yung brief ko na Winnie the Pooh. Nandyan din po kuya yung kupit. Okay. Wala makikialam ha? Wala po makikialam. Okay, kaya laro lang tayo kuya, please. Yan. Oh. Wala makikialam, laro lang ha. Okay, game na kuya. Game na. Mamayang gabi, wala po makikialam, please lang po. Mamayang gabi po. Okay, mamayang gabi. Kapag nagawa niyo po ng paraan yung 7,699 pesos, nagawa niyo po ng paraan yan, hanggang bukas ng alas 12 ng tanghali, huwag 12:01, huwag 12:02. Pag nagawa mo po ng paraan yan, iyon na yung bag na yan, pati laman. Laro lang ha. Kaya bang gawa ng paraan? Yes or no? Oh, alam niyo po, si kuya, panalo na eh. Nagtatanong pa lang po ako, panalo na siya. Panalangin ko kuya, isang taon, dalawang taon mula ngayon, ikaw na nagsasalita sa harapan, pinapalapakan ka na namin. 90% po ng yumaman sa ganitong negosyo, napasubo lang po. Di ba sabi ko sa inyo kanina, civil service pupuntahan ko? Hindi pala civil service? First Vita Plus pala? Oh, salamat kuya ha. Laro lang naman eh. Diba? Okay. Bago po ako magpaalam, tapusin ko po sa Maiksing Kwento. Ang title po ng kwento na iwanan ko sa inyo, kwento po ng pakwan. Bow. Okay? Hindi po. Ang kwento po na ito ay tukol po doon sa batang visionary. Kapag narinig po niya, pag narinig po natin yung salitang visionary, isang individual na nakikita niya po yung magandang mangyayari sa kanya. Okay lang po? Mabilis lang po ito. Meron po isang bata. Nasa gitna po siya ng isang pataniman ng pakwan. Doon po sa kalye, nakikita po ng batang lalaki yung mga truck, yung mga jeep, na mga umahangon ng pakwan. Pumasok po sa isip ng bata, ganito, ay ang mga truck na yan, yung mga jeep na yan, yan ang sinasakyan ng mga umahangon ng pakwan. Ang yaman siguro. At ang laki ng kinikita nito may-ari ng pataniman. Kasi po nakikita niya eh. Nagkaroon po ng chance yung bata na makalapit po doon sa matanda lalaki na may-ari ng pataniman at nagtanong siya. Sabi po ng bata, sir, excuse me po, alam ko po na kayo po may-ari nitong pataniman ng pakwan. Eh, maaari po ba akong makabili ng isang pakwan? Sumagot yung matanda lalaki. Sabi ng matanda lalaki, oh, pwede ka makabili. Nagulat yung bata. Pero kayo hindi na nagulat kasi naiinip na kayo eh. Magkano po ba yung isang pakwan na yan? Ah, yan, tag-isang daan. Nagulat tuloy yung bata. Tag-isang daan? Eh, paano po ito eh? 10 piso lang po yung pera ko. Ah, hindi ka pwede makabili. Nanungkot ate yung bata. Upo, nanungkot siya. Sa dikalayuan po, nakita ng bata, yung bubot pang pakwan. Yung maliit pa,
Hindi po makakain. Nagtanong uli yung bata, "Sir, pwede po ba ako makabili ng sampakwan?" Ang kulit mo, sabi di ka pwede makabili. Hindi po. Yan po, oh. Yung maliit pa, yung bubut pa, yung hindi pa po makakain. Sige na po. Oh, sige na, matigil ka lang. Akin ang sampu mo. Wais, no? Wais sa matanda, 10 piso na pinatulan pa. Ang kawawang bata po, inabot niya 10 piso niya. Nung umabot po ng bata yung 10 piso niya, nakangiti ngayon yung bata. Ano na gahit yung matanda? Anong ngiti-ngiti mo? Sira ko naman na. Hindi po. Ngayon po, nakuha niya na yung 10 ko, akin na po yung pakwanin. Kaya nga, dapat mo lang kunin eh. Hindi po. Ako na po yung may-ari niyan eh. Kukunin ko lang po yung pakwan na yan kapag kasya ng makina, katulad ng tag-iisang daan. Alam niyo po, salamat sa Diyos. 5 taon ko na pong paulit-ulit na ikinikwento yan. Pero kadalasan po, hindi pa rin po naiintindihan ng mga nakikinig. Gusto niyo po, ulitin ko sa manunggay? Bakit ko po ikinuwento yon? Wala lang. Hindi po, meron po yon. Ganyan din po ang sistema ng First Vita Plus. Napakarami po natin dapat pagsimulaan. Pwede po tayo magsimula kagad dito po sa totoong produkto. Pwede naman tayo magsimula po kagad dito po. Ito po ang totoong negosyo. Nasa sa atin po talaga kung kailan po natin gustong imaman. Sabi nga po, you have to enjoy the process. It is because your dreams will be your destination. Make a decision po and take actions. Tandaan po natin, sabi nga po na matatanda, kung sino daw po tayo ngayon, yan daw po ang resulta ng mga desisyon natin noon. Kung sino po tayo sa darating na panahon, yan po yung napakagandang desisyon na gagawin po natin ngayon. Tandaan po natin, wala pong tutulong sa atin sa pagtandaan natin, kundi po yung sarili natin na bata ngayon. Maghahanda po ng lahat na kakailanganan natin kapag matanda na po tayo. 2005, noong janitor pa po ako, sabi ko po sa sarili ko, kung hindi ako kikilos, sinong tutulong para sa sarili ko? Kung hindi ngayon, kailan niyo rin pong gusto mabago yung takbo po ng buhay ng pamilya natin. Ang programa po ng First Vita Plus, tandaan po natin na hindi lang po ito basta income. Hindi lang po ito basta pagyaman. Ito po ay totoong pag-asa. Ibig sabihin po, kaya pa po nating abutin lahat ng mga pangarap natin sa ating pamilya na hindi pa po huli ang lahat. Kaya palakpakan po natin yung mga nag-invite po sa atin. Salamat po. Dito po, may mabilis yumaman. Tuloy-tuloy lang po. Ano mang bagay po sa buhay na hindi po natin tutuloy, hindi rin po tayo makakarating sa championship. Naniniwala po ako at panalangin ko rin po lahat po ng sasali sa programa ng First Vita Plus. Panalangin ko po kayo naman po sa mga susunod na panahon na pinapalapakan namin. So maraming salamat po sa inyo. And also would like to thank Ma'am Doyi for my hair and makeup and underwear. Salamat po.